Hello guys, this is your host, Freddy Pilipino sa America Blog, in YouTube channel at and Facebook, facebook.com/Freddy. Okay, contact ko for, before I start again, please to be remind you that you please subscribe to my channel, press the red button below to subscribe, and it's all free guys, it's all free, and make some comment, mag-comment kayo sa Pilipino or sa English regarding this issue, lalo na yung mga supporters ng mga Duterte, most especially there in Davao. Okay, I challenge to you if you are pro-Americans or pro-China, kasi dalawa lang ang pwedeng pagpilian eh. Whether it you are pro-China like Duterte na pinagtatanggol nila, most often ang China at ang si BBM na both Filipino and also pro-American. Okay? Okay. Kung mamili ho kayo at justify nyo ang inyong mga posisyon. Okay? And give me a big like, guys. Give me a big like. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. And in Facebook, make a follow-up. Okay? Ito ang issue natin ngayon for today. Si dating Pangulong Duterte ba ay nakikipagtulungan sa mga dating retired Armed Forces of the Philippine Generals para magsagawa ng kudita. Ito ay tungkol sa speech na binitawan o commentary or pagbibigay ng message ng Armed Forces Chief of Staff General Browner, na ito ay kinorek naman. Okay, ito ay isang bahagi ng pag-amin ni Pangulong Duterte sa pagkikipag-ugnay at sa mga retired generals. Ito ay bahagi na ibinigay na senior ni broadcaster Armandine na from Zamboanga. Okay, thank you Armandine from Zamboanga. Mag-subscribe din ho kayo sa kanya, no? Ito ay veteranong journalist si Armandine, okay, na sumisikat ngayon. Okay, ito na, pakinggan natin. Pa tayo, mahirap na, di ba? So, i-play ko muna and then we will comment about it. Ito yung announcement, announcer dito na giving a recap of the interview ni President Duterte dito sa Sunshine Radio with Pastor Kiboloy. So, let's play this. Listen in, okay? Sunshine News Blast! Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programang Ikan sa Masa para sa Masa kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy, na hindi niya alam kung paano siya nadawit sa isyu ng destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Ibinahagi ng dating Pangulo nang makasama niya ang maritiradong general ay wala naman silang ibang napag-usapan kundi ang isyu ng korupsyon sa mga institusyon ng bansa. Ang isyu ito ay nag-umpisa kasunod ng mga ulat na tingnan nyo kung nagbi-meeting kayo para lalo na yung mga with the military generals, kung nagbi-meeting kayo at dinidiscuss nyo yung mga corruption dito, o syempre, di ba, ang babagsak na usapan, paano natin palitan ito, paano natin baguhin ang gobyerno, ganun usually nangyari. Nagsisimula sa mga usapan ng mga hinanakit, yung mga corruption nakikita, yung change of, and then babagsak yan sa change of government, kasi ganyan lang man na nakita natin yan sa 1986 at sa revolution, yung pagtanggal kay Joseph Estrada, yung mga coup kay Cory Aquino. So this is really the pattern. When hindi naman mga politiko yan, mga hindi naman syempre ang conclusion yan. O sige, General Kwan, ikaw tatagbo ka sa Senado, General Kwan, tatagbo ka sa Kongreso, General Kwan. Tama ho yung sinasabi ni broadcaster Armandine. Hindi. Ang pinaka paboritong sabihin niyan, hindi, may hawak natin ang gobyerno, nasa militar tayo, ganun. So magkuna lang tayo, palitan natin itong gobyerno. It already happened before, so wala nang question tayo diyan. Okay, tuloy natin.
Ito'y na-misquote ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines yan, na si General Romeo Browner Jr. sa kanyang payag na inilabas kaugnay sa mga nagpaplanong patalsikin ang Pangulo sa posisyon. Sunshine News Blast! We do not know how I was drugged. Yan o si dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte. Employee of government. I remember talking to some of the retired generals. Inamin niya. Ang naman doon, as long as there is no serious issue of corruption. And as a former president, yung mga retired generals, maybe they have gotten me nung doon. Pero sabi ko nga, ito na. Bring it out in the open. When we talk about... Tinan niyo. Sabi niya, hindi daw siya alam kung paano siya na-drag dito sa issue ng mga kukuruk-kukuk na ito. Pero inamin niya na nakipag-meeting siya sa mga generals at sabi niya siguro ito, galing kay Armand din. So, isa pang issue dito, may nag-traitor sa kanya. May nag-traitor. May mga generals na ibinulgar yung ano. Tinatraitoran pa. Oo. So, may nag-traitor sa kanya, and I believe na sino man yung nag-traitor could be saying the truth na napag-usapan talaga yung kudeta. Siyempre naman kasi ang immediate beneficiary naman yung kudeta na yan is the Vice President. So, na si Sara Duterte. So, nakikita talaga natin na may katotohanan kung sino man yung nagbulgar na general na we should consider him as a hero. Kasi hindi pwedeng pagkatiwalaan to si Rodrigo Duterte. Maka China yan eh. Yung mga ugong-ugong hanggang dumating na nga sa Malacanang. Kaya at sa Armed Forces of the Philippines. At kinonfirma naman ito ni AFP Chief. Na... yan, nadinig nyo. Ito ay isang katibayan na... May kinalaman si Rodrigo Roa Duterte, although dinideny niya, pero sa speech niya, recorded, ay isang katunayan na may kinalaman talaga siya, no? Bagamat hindi pa ito na ano ng korte, pero siya ay isa sa involvements na talagang may plano ng kudita. Kaya lang hindi nagki-click kasi ayaw tanggapin ng ibang retired generals, okay? Kasi ang AFP at saka ang Philippine National Police ay dinoble ni Duterte ang sweldo. Pero ano nangyari? Hindi rin naman nag-click ah. Okay? Kasi ano isipin mo na lang taas mo ang sweldo pero ang prices ay pinabayaan mo economy. Bumagsak ang economy. Kahit doble man yung sweldo, wala rin magiging impact yan. Kasi hindi balanse. Hindi balanse. At yun ay, kasi yung kanyang economic team ay hindi na-address yung economy. In fact, bumagsak ang economy under the Duterte administration. Bakit? Ang ating international relationship with other countries like the United States, Canada, Australia, and other European Union, hindi tayo isinama. In-isolate tayo dahil sa inaway ni Duterte ang lahat ng gobyerno ng buong mundo, maliban lang sa China and Russia. Socialist president nga siya eh. Socialist president. At minura niya ang mga Katoliko, lahat na yung mga pare at bobispo. Okay? Minura niya. Lantarang minura. Anong ginawa niyo mga Pilipino? At ang mga Katoliko dyan, tumahimik lang kayo. Ha? Bakit? Takot na takot kayo eh. Takot na takot kayo. Ngayon, ang ating Pangulo, Presidente Bongbong Marcos Jr. na patuloy yung mga lumalaban at kinakalaban ang ating Pangulo. Bagamat gumaganda ang economy, syempre yung prices, tumataas ang standard of living. Ang paraan dyan ay ano? Magsumikap, maghanap ng trabaho, try to work abroad. Para dumami ang mga dollar remittances natin. Kasi nakakapagpalakas yan upang ang mga ibang bansa ay magpatuloy na magpahiram sa atin until such time na umasenso ang buhay ng Pilipinas. Ganyan din sa mga pamilya. Sa pamilya. Kung sa isang pamilya ay walang unity, siraan ang siraan, ano sa palagay niyo mangyayari? Masisira ang inyong pamilya. Ganon din sa bansa.
Okay? So, ito ay salamat sa contribution ni Vlogcaster Armandine dyan sa Zamboanga City. Hello, sir. Maganda yung inyong topic for today. And good luck to your channel. I hope that you will be going to receive now a plaque from YouTube. Thank you very much. Talagang professional ka. Vlogcaster Armandine, there from Zamboanga City. This is your host, Freddy, Filipinos, America Vlog. Never hold your peace. In God we trust, from reporting here in Texas.